buhang masukal. Daming mapanganib sa daming mga kupal. Samot saring nilalang, dito nakapaloob. Bilang mga talangka na gusto kang mapatao. Kaya mag-ingat mabuti sa bawat hakbang. Kilatising maigi ang bawat paglang. Mas mabuti pangang maglakad mag-isa. Tipong iwas ligaw kasi kasama si love. Yo! RRPL Rizal Rap Battle League. Siyempre, nandito tayo ngayon sa The Pinnacle Comedy Music and More Emerald Building Fort Lor Pinnacle, maging ngayo! Bago tayo magsimula, siyempre, sumabra ko sa namatag mo, diba? Siren Malong Photography, Jenny Beats, Astigan Records, Steel Pipe and Silver Production, RPM Records, DJ Nicky Galarpe, DJ Opri Torres. Malang-malang shoutout, siyempre, sa nagtuloy yun, wala yung ARPL, wala iba. Malang-malang shoutout sa Alimaon, sa Liblev, ni Blazer. May MC sa kanan ko, galing pa ng Tanay Rizal, magingay para kay Rafian. Wala na siyang shoutouts. May MC sa kaliwa ko, galing pa ng Antipolo, repping Mayabang Records, magingay para kay Manta Baliw. Yo, Mayabang Records, Mayabang Tagsa, binabati ko pala yung mga kasama ko dyan. Prakaso Boys, Team Yolo, Mayabang Records, Mayabang Family, at sa Art Rock Clothing, abangan niyo po yan. Yun. Kaibigan ko to si Rupian, battle lang. Yo, nag-toss yung tayo kanina, nanalo si Manda Baliw, mas pinili niya mauna si Rafian. 1 minute lang dapat, pero siyempre papatapusin natin. Unang banat para kay Rafian, go! Dalawang linggong paghahanda para sa aking idolo. Pero hindi ko na kailangan tanungin pa yung madla upang alamin kung sino to. Dahil kilala ka na ng karamihan, dahil meron ka lang ang pangalang nabuo. Nila alam kaibigan, pero alam mo kung sino ako. Kaya game, hanggang maaga, simulan na natin. Dito ka arawan ng bata, kaya wala akong balak magpabitin. Gusto ko gera na agad, tipong silugod mo yung kuta ng Muslim. Gusto ko busan ng letra yung sagad, para malaman kung sino bang tunay na magaling. Kasi lumaban ka sagad, tignan natin kung hanggang saan kita dadalhin. Pero ang ikukumpara sa kulay ng iyong balat, hiniti akong dadanasin mo sa akin. I-tripling, mas madilim, kasi ano bang laban sa akin o dinimanda? Ano dadaanin mo sa tawa? 2017 na, ganyan pa rin stilo mo. Di ka pa rin banit sa sawa. Sa style mong mas last pag pa kay Maria Usawa. Oo, kasi yung style niya gamit na gamit, parang no-guard na bacon. Lumang luma, parang walang front cam na cellphone. Tapos yan ipapanguya mo sa kanila. Yan ba yung Rick Hang Sining? Ikinopya mo lang yan sa iba. Pwede ka pang kasuhan ng plagiarism. Kulang na kulang sa akin yung 1 minuto. Pero kailangan sulitin, kaya tatapusin kita sa loob ng 1 minuto. Parang challenge sa minute to minute time. 1 minute time. Unang banat para kay Manda Baliw, go! Yeah! Salamat Rizal Rap Battle. Ang pintuan sa akin binuksan. Ngayon tuloy na ang aking mission, Operation Tule, para sa mga battle rapper na supot dyan. Hindi ako malalim, pero sa mamamahiya ko lunod yan. Si Manda Baliw mapagbataas, magbumagsak, mababalian. Sa unang sapak ko sa Antipolo, yung mga kasama nito, maaga ko nang sasabihan. Pagdating nyo sa tatay, pitpitin nyo na si Rupian, kasi bangkay nyo iuwi yan. Bangkay nyo iuwi yan. Pero seryosong tanong, tropa, tangina epic to. Pag nagkikita tayo, babati ka na lang, aapir ka na lang. Pero ba't kailangan mo pang tapikin yung ethics ko? Pinsan na iniinis na nga lang ako sa iyo, hindi ko na lang pinapansin. Kasi gwapo ka, Rupian. Gusto ko rin. Sino ba talaga bakla sa atin? Dalawang Astigan na pinagtitripan ko dito. Si Simpilay, saka si 310. Tapos ikaw, pangatlo, para kayong nakakaloko. Ano ko lang, pinagtutulungan niyo ako? Pero kahit nagawa niyo, ako na pagtulungan. Hindi niyo ako natinag, Rupian. Totoo yan, patunay lang na di niyo ko kaya. Pagdating sa ululan, ako'y nag-iisang mayabang pinanesa ang Astigan. Kupunan yung dalawang bukakampi na matay, pin-restyle ko lang. Walang palagsakit tong Rusin na rider sa paggalabit ko ng aking 150 sniper. Parang yung pinagtapat ang kalawang MH-T3 sa motor ni Ghost Rider. Nangyari na ang iyong kinakatakutan, nakatapat mo na ang ayaw mong makabattle. Nakakagulat para sa pilit na kang napasubo sa titing may muscle. Doon ka na hassle, time palakpakan na Rarbiel. Pangalang banat para kay Rafian, go!
Tatlong astigin na daw yung nakakalaban niya. Kasi sa astigin, maraming kaya kang ibadibag. Bakit ikaw lang yung lumalaban sa mayabang? Ikaw lang kasi yung malakas sa mayabang, thugs! Yung laban ni LJ to the B, pare, nakakawindang. Pinipilit mong magmalalim, pero yung mga tao, tila pinapakinggan. Pero na lang pag nagjo-joke at nagsasalita ng bastos, tawa ng tawa yung mga bata sa unahan. Akala ko tuloy sa laban niya, children's party. Kasi sa clown, mga bata lang yung nalilibang. Kaya, ano laban ng payaso sa seryoso? Ano, panibagong issue ba? Kasi kahit ibigay niya pa ng todo, kung ako naman si Crollo, patay pa din si Hisoka. Kaya, babalutin ko ng takot ang buong mong katawan. Kaya, babalutin ko ng takot ang buong mong katawan. Kung ito ay si Sir Randolphin ako, maling ka lang. Kung ito ay pabilisan ako yung sports car na Red Ford Ranger ka lang. Kaya, wag mo kong maangasan, tarantado. Baka ikay matadyakan dahil kung patigasan lang naman, leche, tayo ka lang na naulanan. Ano daw? Tingin niyang kaban, kababo kumanat yung Rafian, kaya ating balikan. Sabi ko, babalu, tin ko ng takot ang buong mong katawan. Kung ito ay si Sir Randolphin ako, maling ka lang. Kung ito ay pabilisan ako yung sports car na Red Ford. Kung ito ay pabilisan ako yung sports car na Red Ford Ranger ka lang, kaya wag mo kong maangasan, tarantado. Baka ikay matadyakan dahil kung patigasan lang naman, leche, tae ka lang na naulanan. Babalu, Dolphy, Red Ford, Tado, Chitae, di mo ba napansin na pinadala ko ng mga paborito mong komedyante para ikay sunduhin? Ako katulad ninyo. Kasi mas gugustuhin ko pang mapunta sa mababaw kaysa sa malalim. Kasi pag napunta ako sa malalim, edi malulunod ako. Malalim, di ba? Pero yun ang ating malaking pagkakaiba, Kabaro. Tandaan mo at tandaan nyo na baliwala ang estilo kung hindi ka naman effective sa tao. Wala ka naman talagang skills. Puro ka lang kayabangan. Yung ipin mo, hindi pantay-pantay. Di na mo, pati ipin mo, di ka na pinakikisamahan. In fairness, yung ipin mo parang daanan. May paangat, may pababa, may pakaliwa, may pakanan. Ito ba ang astigin? Mahiya ka nga sa sarili mo? Astigin ba to? Eh ang last post niya nga sa FB, FL kita, pusuan mo TV ko. Gago, pusuan mo TV ko. Nagpunta ka ba dito sa Antipolo? Di ka naman bilong dito, patunto ka dumayo. Palibasa dun sa inyo sa tanay, mga boy ang tao, di tulad sa aming mga ating kolegyo, sa mga girls, loyal, kapan at seryoso. Yeah. O baka mag-rebat, anong sasabihin mo? Meron kang girlfriend na minamahal mo ng tapat? Well, you better keep your mouth shut. Huwag mo ko yabangan, brat, dahil alam namin lahat na yung jowa mong malamagdareta, alaga lang ni pareng Odyssey, kalapatid mababa ang lipa. Wow, ang galing mo naman. Sana matapos mo yan. Pero parang may mali ata dyan, napansin ko lang. Sa mga battle mo, pinagmamalaki mo yung inaral mo mataas, pero dapat alam mo di mo dapat ipagyabang yan. Kung yung ugali mo na may mas masahol pa sa popo, at kung magsalita ay parang wala ka namang pinag-aralan. Tamang-tama nga ay kayo naging rough yan, kasi rough yan. Gets nyo? Ugaling magaspa, kaya nga rough yan. Time! Yeah! Ano yan? Nalimutan ko talaga yung content game. Nagkamali ka ng sukat sa akin, bro. Kaya napilitan kang sumisid. Masyado nang mahaba ang dalawang linggo. Wala nang awa to. Total isang linggo lang naman ang pag-ibig. Kasi wala akong pakisa preparasyon. Kahit dalawang linggo'y hindi ko ininda. Ito'y pagwasak ng kampiyon. Fuck 2 weeks prep. Ito'y laban ni Pacquiao kay Lidwaba. Kaya patay na tong si Manda. Pero hindi naman ako ganun kasalbahe, kapatid. Siyempre, maaawa ko sa asawa mo. Magba-Valentine's pa man din. Kaya pupunta ako sa bahay nyo, tas sasaksain ko siya. Tas pupunta ako sa bahay nyo, tas sasaksain ko siya ng sobra sa diin. Tapos iiwanan ko yung kutsilyo sa dibdib. At least kahit wala na tong si Manda sa puso ng asawa niya, may bago nang nakatalim. At least wala na tong si Manda sa puso niya, may bago nang nakatalim. Tapos yung laban mo kay Zero Uno, nakakatawa yun, boy. Akala mo kaya mo nang talunin yung adik, pero yung hangin biglang nag-iba ng simoy. Hindi niya pala kayang supuin yung adik, parang administrasyon ni Pinoy. Oh. Kaya, kasi nag-freestyle ka pare, kaya ka na
dali. Palibasa, nakalimutan yung lyrics kasi wala sa lugar nila kaya di masyado pampante. Palibasa, yung bayag niya di niya dala palagi. Nakakatawang may man sa Manda, pero si Manda di kayang magpakalalaki. Oh! Tapos, ano, usap, mga fans mo, bugok. Ruffian nga pala, kung di nyo pa ako kilala, sino ngayon yung nagmukhang underdog? Time! Muli para, kay Manda Baliw! Hoy! Hoy! Hindi mo ba alam na bago pa lang iset battle natin, may rules na tayo, ha? Na kapag lumampas sa time limit, talo na! Ilalagay yan sa Facebook, visit ka! Kumakapagsalita pa to, alam mo, perfect siya, di naman pantay-pantay ipin niya. Hindi naman talaga to rapper eh, nakihirap lang. Hindi naman talaga to tunay eh, nagpapanggap lang. Biruin nyo, nung nawala lang yung mga rap battle sa tanay, nawala ka rin sa eksena, tila estudyante na sa klase o magset. Puro rap battle lang kasi alam mo rap yan, kung wala kang battle, wala kang movement. Ah, teka, alam naman yung jowa mo na may bakla ka, Wilson? Real talk, may bakla po si Wilson, ang pangalan, Winston. Alam mo sa kung nakuha yung info, kay Official Iram Gibson. Isang araw, nagpunta si Winston sa bahay nila Wilson. Nagpaalam sa kanyang nanay na gagawa lang ng project English composition. Makalipas ang ilang minuto, si nanay nakarinig sa kwarto na parang huni ng ibon. Sabay binuksan ng pinto. Anak, project nga yan, mathematics ba yan? Nahuli sila sa ilalim ng kama, naka 69 position. Anak, ipaliwanag ko sa akin ang kababuyan na yan. Sabi naman ni Wilson, Nay, parehas po kaming lalaki, katunayan, naglalaro po kami ng espadahan. Alam mo ba, nasa yung, sa likod ng iyong pagiging wannabe G, meron siya kinakaiyang istorya na, kinakaiyang istorya nung siya ay nag-aaral pa ng elementary. Siya ay biktima rin ng pagbubuli. Alam niyo ba ang story? Si Rupian natae habang nagpa-vlog ceremony. Estilo mo pang tanga? Estilo mo pang tanga? Bakit? Nagre-referensya ka na kung sino-sinong taong hindi naman namin talaga kilala. Gusto mo kasi lagi kang may tama, eh di mag-win ka every day, every night. Problema sa'yo, gusto mo lagi kang tama, hindi ka naman si Mr. Right. Hindi man tayo nagkaharap sa halimawan, alam ko na tayo pa rin ay pagtatapatin. Ituring mo kong terorista na sadista, laban sa sundalo na hinain. Kusan man tayo magkita, ikaw ay aking papatayin. Time! Yeah, pinaka magingay! Ang laban, Ruffian repping Asti Gil Records galing pa ng Pilili Rizal. Tsaka Manda Baliw repping Mayabang Records. Ang boto ng murado, 3-2 para kay Manda Baliw! Judges, judges. Yo, shoutout nga pala muna, pasyente na talo. Shoutout nga pala muna kay Pablo Bea sa ating ko. Sa Stigin Records, sa lahat na sumama sa akin kay Vincent Bea CJ. Stigin Records, thank you. Manda Baliw, salamat. Ayun, through this repetition, shoutouts dun sa dalawang naglaban. So, parehas mabigat, mabigat parehas. Depende na lang dun sa paghimay ng mga judges. So, binoto ko round 1 Ruffian. So, kitang-kita, nakita ko naman, narinig ko naman kung paano hinimay ni Ruffian yung mga lyrics na i-speak niya. Tapos, kay Manda, oo, mabigat, mabibigat yung lyrics ni Manda kasi sobrang haba ng setup. So, may mga suntok na nalalagdag na lang sa lupa basta kasi sobrang haba yung setup na oo, natatawa ako pero may hinahanap ako kay Manda na ano. Kumbaga si Wilson yung pinagpasyan ko kasi punch for punch, no, sumusuntok si Wilson. So, tapos round 2, lumaban din si Manda. Lumaban pa rin si Manda, punch for punch, kaso lalong humaba yung setup. So, pansin ko rin na medyo lumalayo masyado. So, marami siyang reference na hindi naman tatama dapat, hindi naman tumatama kay Wilson. Samantala kay Wilson, so punch for punch pa rin. Kahit medyo nag-stutter siya nung round 2, lumaban pa rin. Tapos round 3, ayun, nakita naman natin na lumaban pa rin si Wilson kahit tama-tama sa oras yung mga banay niya. Tapos pagdating naman kay Manda Baliw, so ganun pa rin hanggang round 3. Punch for punch, kaso sobrang haba ng setup. Bago sumuntok, siguro mga dalawang hakbang pa yung nakakalapas bago tumama yung suntok niya. So ayun, all 3 rounds pinunto ko si Ruffian. Hello, Boss Man Antipolitics, pinunto ko all 3 rounds, Manda Baliw. Kasi
Para sa akin, mas masuklat ng tiro ni Manda, pero props kay yan ang rot niya. Yun, wala na makapapaliwa. Okay, Lazer, hindi lang mapanganib sa damukal. Ako yung isang pumoto kay Rapian na hindi dahil sa magkakalugar kami, minsan nagkakasama. Kumpara ka naman si Manda, inaanak niya anak ko. Hindi yun eh, para sa akin, sa pag-judge ko lang ng battle, para sa round 1, may bit yung kompetensya sa gitna nila kasi magkaiba sila ng porte. Bar si Rapian, tapos comedy naman si Manda. Na may verse naman din siyang binibitawang kaso yung setup niya mahaba. Tinitingnan ko, mahaba talaga yung kinakain na oras. Lumalagpas talaga siya sa isang minuto. Tapos kay Rabi naman, solid. May verse siya, siksik. Tapos ayos na sa oras. Pero ano, round 1, para sa akin tabla pa yun. Kasi tinitimbang ko yung ano nila, consistency nila sa bout round. Round 2, binigay ko na siya kay Rapian kasi yung bars niya talaga tumakita, may brilliance siya sa reference, yung sa comedy, yung sa mga komedyante. Pero round 3, nakuha naman ni Manda yun. Sulit yung third round niya, yung pinupunto niya. May pinupunto si Manda sa battle. Mababago yung ginagamit niya salita, pero yung pinupunto niya kay Rapian may mga kahulugan. May mga gusto siyang iparating. Masakit yun. Masakit na sinasabi ni Manda. Tabla yung round 1, round 2 para kay Rapian, round 3 kay Manda. Pero hindi pwedeng tabla, ginudge ko lang sa, yun lang siya sa overall performance. Doon ko pinoto si Rapian kasi yung consistency niya sa minuto, nagtatama siya sa oras, mahaba lang yung setup ni Manda. Pero pareho malakas, props sa dalawa. Salamat. Yan, Rupian versus Manda. Binok ako yung bumoto, isa kay Manda. Round 1, sabay, para sa akin, pinaparandumungan mo sila. Medyo nasusuntukan mo parehas. Round 2, doon na, medyo bumakas sa akin si Rupian sa ginamit niya, Rupian pala. Binoto ko siya sa round 2, tapos round 3, medyo mahina yung performance ni ano eh. Medyo yung delivery, hindi niya na-deliver ng maayos yung mga baho niya. Medyo malakas sana siguro yung susuntok. Kaya lang, hindi niya nasuntok ng maayos. Kaya binoto ko rin si Manda. Para sa akin yun, binoto ko si Manda. Para sa yung delivery lang. Yogi, it's from 357. First round, grabe, hindi din nalaban. Pero binoto ko rin si Manda. Tapos second round, yun, grabe pa rin. Si Rapian sa round 2, tapos round 3, Manda. So, Manda.